Ano ba ang bridge camera? And why a bridge camera might be your best option? What is up guys, Hate here, at ngayon pag-uusapan natin ang bridge camera. Magbibigay ako ng tatlo lang na major advantage ng bridge camera. In our present age, ang mga bridge camera ay yung mga DSLR or mirrorless camera na hindi napapalitan yung lens. They have all the features or at least almost all the features and functions of a DSLR or a mirrorless camera, minus the lens swapping. Bridge camera is also called fixed lens camera kasi nga, fix yung lens niya. So anong kaibahan netong bridge camera sa point and shoot camera? Ang point and shoot camera, from the name itself, you just point and then you shoot. More on full automatic with some manual settings adjustment lang. Compared sa mga bridge camera na para na talaga siyang full-fledged DSLR. Kasi meron siyang full settings control na meron ang mga DSLR, hindi lang talaga napapalitan yung lens niya kasi nga fixed lens siya. Bridge camera ang tawag din sa kanya kasi siya yung in between o yung bridge from point and shoot camera papuntang DSLR. By the way guys, kung first time nyo dito sa channel na to at isa kayo sa mga nagbabalak pasukin ang photography or naghahanap ka ng camera na swak para sa'yo, naway nakakatulong yung mga content ng channel na to at nadadagdagan ko kahit papano yung kaalaman nyo sa mundo ng photography. My passion in photography started more than a decade ago at lahat ng sinishare ko sa inyo is all based on my experience and understanding sa art ng photography. Try to browse na din yung iba pa nating mga content, lalo na yung Photographia series na playlist, to know more about the basic of photography. Subscribe na din kayo and someday let's build a bigger community that shares the same passion in photography. Balik tayo sa topic, bakit bridge camera number 1? No need to upgrade. Ang mga bridge camera is most of the time all-in-one camera sila, meaning tinatad sila ng features and function na somehow maganda talaga. Like good lens with wide aperture, good quality for videos or for vlogging, fast focusing features at kung ano-ano pa. Yung upgradability pwede yung positive at pwede din yung negative. Pero ngayon ilalagay lang natin siya sa advantage, yung hindi na kailangan ng upgrade kasi nga kung hindi mo mapapalitan yung lens ng camera kasi fixed lens nga siya, edi mas makakamura ka nga naman sa pagpasok mo sa photography. Kaya yung number 2 kung bakit bridge camera kasi ang advantage niya ay mas mura siya. Lilinawin ko lang to bago pa kayo mag-react kasi ang totoo ay hindi naman talaga mura yung mga bridge camera lalo na yung Sony at yung Fujifilm. Mura ang bridge camera kung specs wise ang pag-uusapan. Kagaya nga ng nauna kong sinabi na all-in-one camera mostly ang mga bridge camera kaya tatad siya ng mga premium features and specs. Idagdag mo pa kung yung lens na nakalagay sa kanya is prime lens katulad nung nandito. Meron nga palang dalawang klaseng bridge camera. Yung isa, yung lens na nakalagay sa kanya is prime lens or hindi na zoom, fixed focal length lang kagaya netong Fujifilm X100. At yung isa, ang nakakabit sa kanya ay zoom lens. Itong dalawang camera na to ay parehas mirrorless bridge camera. Ito ay Canon G7X. So isa siyang bridge camera na merong lens na nage-extend. O diba? Mukha siyang point and shoot camera pero bridge camera na to kasi halos lahat ng features na meron ng isang DSLR ay nasa kanya na rin. Kagaya ng mga specific dials and buttons na meron sa isang DSLR to control yung mga settings or yung exposure triangle like yung ISO, yung aperture, and then yung shutter speed. Meron silang mga designated buttons and dials. So, ito ay isang full-fledged na DSLR na rin. Pero hindi napapalitan yung lens. So kagaya ng nauna kong sinabi na all-in-one camera na mostly ang mga bridge camera kaya tad-tad siya ng mga premium features and specs. Idagdag mo pa kung yung lens na nakalagay sa kanya ay prime lens kaya somehow mas mura siya. And not to mention na hindi mo na kailangan mag-upgrade pa sa bridge camera.
pangatlong rason kung bakit ka magbi-bridge camera ay dahil sa advantage niya sa specific genre. Yung performance ng bridge camera sa mga specific na genre ng photography kagaya ng street photography at travel photography is really hard to beat. Halimbawa itong Fujifilm na X100 series na bridge camera. Ito ay masasabi ko na ginawa para sa street photography kasi yung lens na nakalagay sa kanya is 23mm. Tapos, yung aperture niya is nandito. Meron siyang sariling aperture ring. And yung pinaka-wide opening niya is F2 hanggang F16. So masasabi ko na ito ay ginawa para sa street photography kasi yung 23mm is approximately katumbas ng 35mm na lens and that lens is really good for street photography. Pero pwede mo rin to gamitin sa travel mo o kung saan mo pa gustong gamitin kung yung focal length na 23mm yung gusto mo. Ito naman, itong Canon PowerShot G7X, ito ay ginawa para sa travel photography at pang-vlogging. Kasi na-flip yung LCD niya. Tsaka napaka-compact niya and magaan lang. Street photography at travel photography lang yung example na ibinigay ko kasi para sa akin, yan sa dalawang genre na yan, mas pipiliin ko ang bridge camera kesa sa kahit anong camera. Kasi usually ang mga bridge camera is very compact, lalo na kung mirrorless bridge camera at yung lens na nakalagay sa kanya ay talagang wala ka nang hahanapin pa. Lalo na pag nagamay mo na ng fully lahat ng settings and function ng bridge camera mo. Kaya nga kung ikukumpara mo yung price ng mga mirrorless bridge camera sa mga entry level camera, ay mas mahal siya talaga. Kasi puro premium features yung nasa kanya in a very compact package. Kung yung bridge camera na pinagbabalakan mo is hindi mirrorless, I'm sure na mas mura-mura nga yan compared sa mga mirrorless bridge camera. At dyan mo talaga masasabi na mas mura nga talaga yung mga bridge camera kumpara sa DSLR. Anyway, kahit ano pa yung camera na meron ka o mapili mo, lahat naman yan is pwede mong magamit para sa photography. Just know the limit and put extra effort na lang kung meron man silang kakulangan pa. Camera is just a tool for us photographers to capture a good and memorable photo. Ang ganda ng isang picture ay nakadepende sa photographer at hindi sa camera. Pero yung dali o yung conveniency kung paano mo makuha ang isang magandang picture ay magbabase sa camera na meron ka. Somehow. So that's it for this video guys, thank you for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that can be related to photography and if you have questions, suggestions or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name's Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!